Ito nga pala yung kanta ng Beegees na Words. Susulat ko na lang doon sa baba yung chords para makakopya ninyo. So gaya nilagi ko sinasabi, isang chords, isang strumming pattern ang gagawin nyo para hindi kayo mawala doon sa beat o doon sa yung timing ng ano ng kanta. Para hindi pati pangit painggan pag ano, pag iba-iba yung gagawin yung strumming. Kaya tuturo ko sa inyo yung pattern na ginagawa ko para makasabay doon sa kantang yun. Sulat ko lang doon sa baba yung mga chords para makopya ninyo. Ganito yung pattern yan. Yan, ganyan siya. Sa mga hindi pa makakasabay o hindi pa marunong strumming sa pakinig lang, ganito siya. Yan, ganyan yung pattern niya. Yan. Diba, ito. Wala siyang chords pero kakantahan ko sa yung pagkakabit ko. Smile, an everlasting smile, a smile could bring you near to me. Sintunado ko ah. Don't ever let me find you gone, cause that would bring a tear to me. Pansin nyo yung beat ko, yung strumming na ginagawa ko, halos iisa yung pattern niya. Nagpapalit, nag-iiba lang siya pagpapalit ng chords, kaya nag-iiba yung tunog niya. Pero yung beat niya, ganun pa rin. Yan, ganun siya. Ganun siya, hanggang uli. Pero may part siya na nabilis yung palit ng chords. Hindi niya tinatapos yung isang pattern. Halimbawa ito, kakantahan ko ng konti para makakuha ninyo. Ibabagalan ko muna para makuha ninyo. Ganun yung nangyayari pag yung kumbaga tama yung halimbawa kumbaga yun yung tempo niya pag alam na ninyo, pag kinig na ninyo yung ano kung paano tugtugin yung isang kanta. Ay, sabihin ko yun yung kumbaga yun yung pinabagal na version para makuha nyo yung paano yung pagtugtog ng tama. Tapos ito naman yung tama niya, yung tamang bilis. Smile, everlasting smile, the smile could bring you to me. Don't ever let me find you gone, cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Tama bilis niya. Kaya yung halimbawa, isang chords, yung pattern niya ganito.
Yun yun. Yun yung isang pattern niya. Ganyan siya. Basta huwag niyo kakalimutan yung pattern. Yun na yun. Tapos yung formation ng mga chords. Yun na yun. Madali na yun. Halimbawa, nakuha nyo yung pattern nung kanta, problemahin nyo na lang yung chords. Kung paano yung chords.